Pero based on my experience nung nag-deal ako sa mga dating or yung mga may mga farm na kumita talaga sila. Even at a farm big price of 100 pesos, ikita ka talaga. In fact, lahat ng mga farm na in-interview ko, after one season, bawiin na sila. So kung yung 1 million mo, after one season, bawiin na yan. The rest of your dragon fruit, their life, lifetime. The fruit, a fruit of life or miracle fruit siya. So kasi medyo bago pa siya sa market, so litas, parang pioneering pa siya sa atin. Kahit sa Mindanao, hindi pa siya masyadong ano, familiar itong prutas na to. Pero may iba ng mga malalaking farm sa Luzon na nakikita ko. So kailangan lang siya na ma-explain yung benefition niya at saka yung ano, mga possible na produkto na mapagagamitan. Yeah, tama. Sir, masasabi mo ba na sa ano, sa dragon fruit isa kumikita tayo? Pinag-upload ko yun eh. Ako, hindi naman ako makasabi na talagang kikita ako kasi hindi pa ako nag-ROI kasi pero based on my experience nung nag-deal ako sa mga dating or yung mga may mga farm na kumita talaga sila. Even at a farm big price of 100 pesos, ikita ka talaga. In fact, lahat ng mga farm na in-interview ko, after one season, bawiin na sila. So kung yung 1 million mo, after one season, bawiin na yan. The rest of your dragon fruit, their lifetime. Oo, kasi pag-aabot ng after 50 years, medyo mahaba-habang ano yan, pwede ipamana natin sa ating mga anak. O, so, kaya kailangan para mag-invest tayo talaga sa concrete, kasi yung concrete cost yun, yung ano, yung medyo malaki-laking investment, sir. Yung talagang malaki. Ang cost yun, nasa 300 pesos to 350. Oo, 300 to 350. Magdepende pa yun sa lugar na ano. So, isang tanong, sir, ano po ang isang dahilan bakit mahilig kayo sa farming? Actually, ako yung isang anak ng magsasaka. Ang father ko is farmer. He used to be in Philippine Navy, but for martial law, nag-farm siya. So, may mga lupa kami. Nahilig akong mag-farm. Dahil unang-una may experience ako sa farm through the pandemic. I mean, nung nag-lockdown. So, nagtanim ako ng gulay dito lang sa amin sa nearby lot. So, nalab ko ang farming kasi maganda talaga ang magtanim. Meron kang mahintay. Meron kang anihin. So, yun ang background ko bakit ako pumunta sa farm or nag-farm. Kasi ano, parang na-reignite yung pagka-farmer. Yung pagka-farmer. Parang, kumbaga, nanalaytay na sa dugo yung pagiging isang farmer, di ba? napamana sa mga parents mo. Oo. Sir, anong, maliban sa dragon fruit, may iba pa ba kayong mga crops na tinatanim sa farm nyo? Actually, before dragon fruit, yung farm ko na 2 hectares, puno yun ng mangga. Okay, manggahan siya. Manggahan siya. 20 years old na mangga, pero pinutol ko to give way sa dragon fruit. Pero meron pa akong mga mangga doon, nasa perimeter na lang. Meron din akong kunting niyom. Nagtanim na rin ako ng grapes, kundi pa lang. Mm-hmm. Actually, maganda rin ang grapes. Saan din sa magandang i-invest yung grapes. Kasi gusto ko rin gagawa ng wine through grapes. Meron din akong kaming na cutting na mulberry. Oo. So, magtanim din ako. For wine din siya, di ba? Tapos, ang mulberry din is maganda din siyang pampakain sa mga alagang hayop.
Nano yung ano niya. Oo. Maganda siya. Kasama yung mga ano. Yan buwan pala. Madrid yan. Pinaproon din yan eh. Tuwing magpabunga ka, pinaproon yan. So lahat ng mga tanga niya na tama, yun yung ipakain. Oo. Yung mga sanga niya, yung pinaproon. Yun yung ginagamit sa ibang farm para makaless sila sa ano, pampakain sa mga alagang manok, yung mga pabo, kambing, kasama yung Madre de Angua. So, oh, maganda yung ano niyo, sir. So, actually, may mga interviewin din tayo next is yung regarding sa grapes farming naman. So, hopefully, mag-materialize. So, yun yung mga susunod din natin mga videos na i-ano. So, ngayon, sir, anong may advice mo doon sa mga ano sa mga kababayan natin na gustong planong pasukin yung pagpa-farm? Isa sa mga the best advice ko na mabigay ko sa gusto talagang mag-farming. Una-una, pag-aralan nyo kung anong produkto o anong rutas o tanim ang gusto nyo itanim o ilagay. Dapat alam mo lahat paano siya i-market, paano palakihin, paano i-market, paano alagaan. Pangalawa, kung nagpa-farming ka na, dapat business-minded ka. Oo. Entrepreneur ka. Isang kamalian ng mga farmer ngayon, hindi sila marunong magbenta. Takot magbenta, mahiya magbenta sa palengke, kasi hindi sanay magbenta eh. Mahiyang mag-post sa Facebook kasi anong sasabihin ng mga kilala. Tama. Hindi ganun. Tayo mga farmer, negosyante tayo. Hindi tayo mag-rely lang sa mga traders kasi babarasin ka talaga dyan. Pero pag dalhin mo yung produkto mo sa end user, lagay ka ng Facebook page mo, benta mo online, Facebook, lagay mo sa Facebook, dalhin mo sa palengke, lagay ka ng table sa harap ng bahay mo. Maganda yun. Actually, sir, tama yung sinasabi mo kasi kadalasan, lalo na yung mga conventional farmer na tinatawag, na yung tanim lang sila pag harvest, tapos umaasa sila sa mga buyers, na yung mga buyers pa mismo yung magkukontrol ng presyo. So yun yung isang nakikita ko ding kamalian natin, which is kailangan nating baguhin. Kasi tanim natin yung produkto natin yun, dapat tayo yung may control sana ng presyohan. Oh, kasi para sa akin ang farming is a business. Diba? Pag magtayo ka ng isa. Hindi mo ibenta yung produkto mo. Sabi say, tatayo ka ng burger shop or burger machine. Hindi mo siya ibenta yung burger mo na malugi ka. Palugi. Dapat yung cost mo, dapat ibenta mo siya sa above your cost. Ang nangyari kasi sa farmer, binibenta nila kahit below the cost kasi hinihintay lang nila yung trader na pupunta sa kanila. Oo. At saka ang pangatlo, wala silang value adding. So, hindi sila marunong mag-process ng kanilang mga ang ibang produkto. Isa sa mga example, itong mga palay farmers, alam na nila na mura talaga ang presyo ng palay. Diba? Wala kang magawa kahit iiyak ka dyan sa gobyerno or iiyak ka sa mga politiko natin. Mura talaga ang palay. Ang dapat talaga gawin ng mga palay farmers is nagawa na sila ng initiative, innovation na why not magtanim sila ng siguro 1/4 hectare, 20% of their land. Parang integrated. Na ng gulay. Yeah, integrated gulay na whole year. Magtanim. So habang hinihintay yung palay, may ibang produkto sila mapagkukunan ng income. Lagyan mo ng watermelon, sipag, tiyaga at dedikasyon. Tapos yung isang area, gagawin siyang fish pan or what? Ang laki ng pera dyan. Pero kadalasan sa mga farmer, nasanay na sila sa ano na lang talaga. Kung ano yung nakasanayan nila. Tama sir, tama. So, kasi kailangan ni tayong mag-adapt sa bagong technology at saka at the same time
yung sinasabi mo nga, dapat ma-market natin yung produkto natin na kita tayo yung magkocontrol ng presyo. So, yun dun sa mga tinatawag nating mga millennial farmers, ano naman yung may advice mo sa kanila? Yung mga kabataan, kasi kung makikita natin ngayon, patanda na yung mga magsasaka. Pero nung pumasok yung pandemic, may mga bata na din na pumasok sa pagpa-farming. So anong may advice mo sa kanila? Ang kagandahan kasi sa pandemic, meron tayong mga bagong generation of young farmers. Merong mga bata ngayon na nagkakambing na. Kung nakita mo yung isang YouTube, nagkakambing, naglagay ng fish pan. Marami akong kakilala na ano na sila. Iba na yung pananaw nila sa farming, agriculture. Ang ma-advise ko lang sa kanila, dapat lang talaga pagtsagaan nila sa pagpa-farming. Meron talagang mga panahon na pag-failure ka, at saka malaman mo din yan bakit ka nag-failure. Siguro napabayaan mo. So, isa sa mga advice ko rin sa kanila is mag-aral talaga sila. Madali na naman lang naman mag-aral ngayon. Nandiyan naman si YouTube yun. Mabilis ka lang makakuha ng mga information. Isang pindot mo lang. Mga millennial na mga farmers ngayon, magagaling na. Magagaling na mag-isip. Negosyante. Nakikita ko din yun. So, ikaw, diba? Ako para, negosyante na. Pero ako, sir, sa sinasabi mo din kasi, sa parang same din sa'yo, nanalaytay na sa dugo ko yung pagiging farmer din kasi. Kasi yung parents ko is farmer. Actually, yung itong background sa likod ko is property siya ng parents ko. Tapos, nung nawala sila is na napunta sa akin, nabili ko mula sa mga kapatid ko. So, yun. So, may sentimental value yung area na to, yung location na to. So, So, yun lang yung ano, yung kagandahan sa pandemic kasi marami tayong natututunan, di ba? Kasi itong mga bagay na to, dati, lalo na pag na medyo na-busy ka sa trabaho mo, so parang hindi mo na naisipan yung farming. Pero nung nag-lockdown, parang ito yung pinaka best option, sa, lalo na kung may mga lupa. Tama. At napakaganda ng farming. Stress-free, you have a free exercise, ang ganda ng mga pantay, ng gulay, maglagay ka ng kambing, ng manok, marami kang ano. So, pag may area ka lang, yun lang yung pinaka-importante. Yan lang importante, dapat may area. May area ka kasi marami ka naman. Gusto mag-invest, consider farming, buy a land, and put up a farm. Maganda. Maraming salamat sa inyong oras. May gusto pa po ba kayo idagdag, sir? So far, one word lang talaga ang sabihin ko sa mga farmers at saka sa lalo na yung sa mga bagong farmers or yung papasok pa sa farm, sa pagiging farmer. Dapat ituring nyo ang farm na isang negosyo. Hindi siya farm na nagtatanim ka lang, rather, this is a business. So kung magnegosyo ka, huwag mong isipin na malulugi ka. Napagkikita ka. So, business ito, hindi lang ito farming na ordinary farming. Iyan entrepreneur. Yan. Tama. Maganda. Maganda yung sinasabi niyo, sir. Kasi ang iba kasi makapagtanim lang para makakain. Pero siyempre, hindi ka naman nag-exert ka ng effort at saka yung oras mo tapos hanggang pagkain lang. So kailangan din may business-minded ka din sa ganitong klase na sa pagpa-farming. Tama. So one last word, sasabihin ko sa mga farmers, mayayaman tayo. Bakit tayo mayaman? Kasi ang lupa natin, ang mahal niyan, priceless yan, kumbaga, bihira lang sa mga tao dito sa Pilipinas na may lupa.
ang problema lang, ang concern lang natin sa mga farmers, tinitake for granted nila na mayaman sila. Ang mindset nila mali. Sabi nila, farmer lang ako. Mahirap, oh, mahirap ako kasi farmer lang ako. Yun yung kadalasan kong naririnig din, sir. Yun ang mindset na mali. Baguhin natin yan. Isipin natin na mayaman tayo. We should dig deeper kung bakit tayo mayaman. At kung malaman mo yan, yayaman ka talaga. Kasi din, tama sir, tama yung sinasabi mo. Kasi may effect din kasi yung sinasabi ng mga parents dun sa mga anak nila na pag hindi ka nag-aral ng mabuti, hanggang sa pagsasaka ka lang. So, parang yeah. Parang nagkaroon ng idea yung mga bata, so pag magsasaka pala is mahirap. So, which is kung tutuusin, kung nasa farm ka, libre lahat. Tapos presko pa yung lahat na makukuha natin sa farm. So, siguro, this time, yun yung mga true sa mga sa platform na to. Kailangan natin mabago yung ano, mga pananaw na yun sa mga kababayan natin. Sa mga subscribers mo, Sir Pabs, maraming salamat din sa opportunity na in-invite mo ako. Bago lang ako nagbablog, konti pa lang yung subscribers ko, pero I'm very happy na marunong na pala ako mag-vlog. Oh, galing ka ng vlog mo. So, so sa mga ano, sa mga mahilig din sa pagpa-farm dyan, i-subscribe nyo na po si Sir Gpoy. Ilalagay ko lang sa baba yung link ng YouTube channel niya. So, sa ngayon is mostly sa content ng YouTube niya is related to dragon fruit farming. So, sa mga nanonood ngayon, paki-like, subscribe, and share na lang din sa YouTube channel ni Sir Gpoy para updated din kayo sa mga videos niya. So, sir, once again, maraming salamat at pinaunlakan niyo yung invitation natin. So, maraming salamat. Alam kong busy din kayo. Sana po ay magkita pa tayo ulit sa susunod pa ng mga video, makapag-update tayo sa mga kaganapan sa farm.